Guys, 5:55 AM na. Napakaganda na ng sunrise dito. Tingnan nyo. Eh, no? Tapos may sea of clouds. Diyan. Eh, no? Sea of clouds na yan. Grabe yung sarap. Ito pa. Yan. Okay na. Okay na. Okay na. Yan daw yung ginagawang kimchi. Okay. Diba? Guys, lumalamig na. Yung daliri ko naninigas na salamit. Sarap. Para kami nasa abroad dito. Kumusta kayo dyan sa Pilipinas? Lamig. March 2, 2024. Sabado. Nag-usap-usap ang team palibot na magka-camping sa Mount Olis, Atok, Benguet. Naka-big bike kaming apat nila J4, Naldong Gala at AJ Travel Ventures. Kaya naman dito sa Petron Tiplex ang napag-usapang meet-up place ng alas 6 ng umaga. First time nga pala namin makasama si Naldong Gala dito sa Expressway, kaya masaya kaming lahat dahil dumadami ang team palibot na nakakasabay dito. Kontra nga si Naldo! First time! At eto nga, pati si Apple nag-enjoy na din. Saglit lang ay nakarating na kami sa season exit. Welcome to La Union! Hearts beating as gone for the love of La Union! Plano kasi naming dumaan sa Kenan Road at maaga pa naman kaya maluwag pa ang kalsada. Guys, dito kami madalas tumatambay kapag dumadaan kami dito sa may 7-Eleven dito sa may Rosario. Tapos dyan, meron ko dyan yung tinapay, pandesal. So guys, let's go! Next stopover natin is Atok Arabica. Coffee muna tayo doon. Ayaw nga, bago lang yan. Ano ba ngayon? March 2. Wait lang, masaya natin. Non-residents going down from Baguio. Kenan Road is closed. Ah, going up to Baguio Thursday to Saturday. Ano ba kayo? Sunday? Do, Saturday ngayon. Ayun o, first day 12. Ah, okay, sige, pwede pa. Hanggang 12 na lang sila eh. 12 midnight. Ah, 12 midnight hanggang, tapos hanggang... Bukas na yan, par. So, hindi tayo makakapasok. Oh, bukas na tayo pwede pumasok. Subukan natin. Oh, sige, subukan lang. Sige, marati lang. Hello, kuya. Kuya, makakata kami. Sa ilalim. Okay. Thank you. Okay, thank you. Pwede daw. Kaya, tara, tara. Welcome to Benguet Province. Sana makapasok tayo ng Kenan. Ang ganda kasi ng view sa Kenan eh. Oo. Mas maganda yung view sa Kenan kaya sa ano. Tama. Parkour. Saka mas mabilis. No? Saka mas mabilis. Tama. Mga pinapasok. Okay, sir. Thank you, thank you. Sa ilog tayo. Ay, thank you, thank you po. Ayun, thank you po. Kaya lang, data kami sa ilog. Adventure time! Ano yung daan nun? Ano yung daan? Ano tayo dadaan? Ay, grabe. Ayan, sa iba ba tayo dadaan, no? Hmm, exciting! So, ayan guys, kapag dumaan kayo ngayon dito sa Kenan Road, ito yung sinasabi nilang dadaan kayo sa may river. Rough road. So, ito guys, nasa camp 6 tayo, pero pinapadaan tayo dito sa may ibaba ng tulay. Ayan, no, Kenan Road is closed at camp 6. Ang hirap dito, Dom? Paul, tayo mo, Paul. Sige. Kailangan medyo malayo yung distance nila eh. Oo. Oo. Makalangan. Sige na, Tito Dom. Hindi, pinapakuan ko lang yung kwan eh. Okay ka lang. Oo, sige. Basta kaganta ko, di ko wala nakukuhanan na nung naka-off pala. Paul, mo na ka, Paul. Ay, kumapin na pala ng ilog eh. Hindi na naman pala ilog. Alam ano na kasi pababa yung ano? Una ka pa. Ah, sige pa. Thank you. Yeah. Sige pa. Pwede pa yun ah. Dito rin, alalayan natin. Sige, kaya naman. Kaya. Ay, double pa naman ah.
Medyo kinaba ka lang ng very light. Ah, mama, mama, bumababa din pala. Ito, traffic lang sila, oh. Uy, 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 uy. Super. Medyo mahirap lang pala ba. Kulang ang ride ng Team Palibot kung walang adventure. Yeah, yeah, yeah. Kaya nang, nakakabi din pala yun. Ah, dito pala yung nasira, oh, ayan, oh. Ah. Yan ba? Hindi ba yung sa taas? Kaya ba? Oo, kaya kaya. Basta lang siya ka. Hindi mo yung dalawa. Kakaliwan mo pa yan. Karga natin, Ling. Ang disyerto itong napuntahan natin. Asa na si Tito Dom? Bumalik na ako, par. Di ko kaya. Uwi na. Bakit na doon? Uwi na tayo. Len, nagano siya? Uwi na ako. Sumbong ko sa mami ko. Sinakot niyo ako kanya. Di ba magta-trail ka? Wala na yun. FJ mo ba, di ba? Oo nga. Adventure! Mas madali pag mabilis eh. Ikaw lalakad na ako? Hey, huwag kong bababa. Manghihina ako sa buhay. Adventure! Bawal luminto! Bawal luminto dyan! Harap ka! Dito doon. Bakit sa plaso? Sabi niyo malapit na. Plaso na naman mati. Ay, siya patag. Taka na rin. Isang sayo naman dyan. Dito. Slow na. Ay, balik na. Hindi, hindi. Balang na. Hayop? Balik. Saan tayo? Baba. Baba tayo dyan. Baba ulit? Baba. Ayun, baba. Doon ulit tayo dun. Babalik yun. Oo. Hindi na ba yung kumara? Yung parang sa taas. Yung sinagataan. Dito doon. Sabi ko, busog pa ako. Gusto na. Oo, oh, naiihi na ako eh! Nagbigyan mo nga itong tulay na to! Hindi, pagod pa ako! Sige, mamaya na! Napagod yung OBR! Natatawa ko nung sasagot niya! Baba daw! Dahil ako na! Yun, tapos din! Pwede mas masaya! Eh, di ba? Gusto nyo adventure? Hindi masaya kapag gawa ng mga ganun, di ba? Oo. Balik tayo! Hey guys, alam nyo malapit na tayo sa city mismo ng Baguio dahil matraffic na. Tsaka medyo mainit. Kanan, kanan, di ba? Kanan. Kakanan tayo. Ito na yung pala ang Buklaw eh. Buklaw Road. Doon pa sa kabila daw. Alright. Ayaw, ayan, tama. Dito din tayo dumaan. No? Doon sa May Blue, di ba? Oo. Ayan, kakaran na tayo dito sa May Blue. Ito din yung daan papuntang Ampoclaw. Saka Halsuma. Dito din tayo dumaan nun, guys, nung last time pumunta dito. Ah, okay. Nadaanan na last time namin kanila, no, Seco. Diyan tayo may lapit na natin. 1 hour, 20 minutes. Pwede tayo tumambay na matagal sa hara, di ba? Pwede. Pero, magmasayap na tayo tumambay. Matagal, sa huli. Oo, sige. Oo. Para ma-explore natin lahat. Sige. Gina-gina din nangyari nun eh. Uy, ang aga pa natin. Alin yun, yung madaymen? Oo, madaymen. Gabi na wala. Tapos, gabi na wala pang matutulugan. Nak ng baka. May truck. Shit, ang baho!
Nakapasok ka na? Oo, nandito ako. Maluwag. Maluwag dito, maluwag. Sige. Walang sasakyan. So, dito muna tayo. Coffee or early lunch. Atok, Arabica. Yeah. Push. Okay guys, nandito tayo ulit sa Atok, Arabica. Coffee lang, tsaka merienda siguro. Ito, may mga dessert din pala sila dito. Parang gusto ko nang mag-lunch tuloy. Pwede naman, syempre, basta magaganda. Yan, no? Yan, dito yan sa Atok, Arabica. Ang mga magaganda nilang mga tao dito. Oh. May coffee naman po kayo, di ba? Sa bagay, Arabica nga, eh, no? Na-preserve po siya ng araw. Ah! Araw, tapos yung ito ko. Smoke. Ito, araw. Petang. Yes. Magkano yung ganito? Ay, yung kiniin. Mas masado yung may utak kasi na-preserve. Na-try mo na yan? Di ba? Na-try na sir. Oh? This is from Bauko. Sa Bauko? Taka-Bauko ka? In Lobo. Ah. Nagpunta kami doon sa may Iyaman. Iyaman Farm. Ah, yeah. Eh, bumili kaya tayo ng ganito tapos try natin mamaya. Ayaw nga, no? Pwede. Oo, kasi wala tayong ulam. Tag-isa. Para matikman natin pa tayo. Isang ganito at saka isang ganito. Cheers! So guys, 11:47 a.m. 53 minutes, 27 kilometers na lang. Nandun na tayo sa Mount Olis. Pahinga lang tayo dito sa Atok, Arabica. Coffee. Northern Blossom, 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 Northern
Sumupra tayo sa kape. Ito na rin, papalapit na tayo sa mga tol eh. Durit na durit yung araw pero lamig eh. Hey, grabe dun oh. Ilan minuto pa ba? 6 1.7 kilometers. In a world of green, just like a dream, you and I standing wild and free, with petals so golden, the sun's warm kiss, a love so strong, a bliss. Whispers of the breeze, secrets unfold, it's you that I need, it's you that I want. When the world gets cold, it's you and me. When the sun comes back, you'll see. Oh, dandelion, the strength that you've shown, stronger each year, look how we hold on. Through the toughest of times, we still stand strong. Through pavement, we will grow. Forever, we will grow. So, time check 1:33.
tambay lang muna kami dito saglit. Actually, hindi saglit. Matagal kami tumambay, mga 1 hour yata. Malapit naman na kami, 6 minutes na lang. Tsaka maaga pa, 1:33 PM pa lang. So, tara. Ano mga pang-setup na. Hopefully, maganda ang sunset. May kun dito, greenhouse. Tapos kun siya, hydroponics. Feeling ko mga lettuce yung mga trim nila. Ayan, yun yung fog. Kufog na. Mabilis naman yung galaw ng fog. Baka mamaya wala na yan. Ay, ganda nung kundo, no? Bahay dun, no? Uy, cabbage! Wait lang, busi na ako. Sige, pasok! One way lang dito. Kaya nga, yung kote lang ilang bilis eh. Grabe, ang dry ng mga lupa. Eto, kanto. This way to Sakura Park. Ah, dito yung Sakura Park. Pero yung Mount Oli. Kanan pa, kanan! Kanan ba? Ayan o, demo. Ay, ito. Sabi ng mapa, kanan. Kanan pa, dito, dito. Sisterhood Park. Benguet Kochi Sisterhood Park. Ay, ito yung Sakura Park. Ayan o eh. Wala namang Sakura. Ah, yun! Ito yung daan, papunta ang Mount Olive. Shit, shit, shit! Uy, sir! Napano ka, sir? Sayad? Ha? Okay lang, hindi naman ako natumba. Shit! Tumayo kasi ako. Tapos tumitingin ako dun sa loob. Saan daw? Tama, dito. Kaliwa, diba? Oo. Kaliwa. Ay, may truck! May truck daw. May truck? May truck! Oo. Yan, okay, go, pasok. Nagpapag na po dito, guys. Ito, Mount Olive. Ah, sa taas. Mount Olive viewpoint, yes. Dito. Yes. Ayan ako, this way. To Mount Olive viewpoint. Woohoo! Lamig! Wait, saan kayo? Saan kayo dumaan? Tara! Boy, umakit ba kayo? Ang sarap! Nasa langit na ba ako? Ano na makita ni? Saka oral ba? Uy! Ang sarap! Eto, matuli! Diretso lang! Grabe! Zero visibility na naman. Eto. Welcome to Mount Holly. Eto, may registration pala dito. Sige, pasok mo na, par. Diretso. Doon sa loob parking yan. Eto, Mount Holly viewpoint. Registration area. Welcome to Mount Holly. Hirap mag-drive dito, guys. Hello po. Ayun, Mount Holly. Hapon na ba? Ayun, magandang hapon na. Saan kami mag-fart? Mukhang hindi daw pala kami pwedeng pumasok sa mismong campsite. Aakyat tayo dun. Dami nating gamit. Maaga pa naman. Hindi na tayo sa Mount Olis. Wala tayong makita. Ah, doon, hindi nga alangani nga motor. Hindi nga tayo makakakyat dito. Ay, sayang, nahuli kayo. Bakit po? Maulap na. Ayaw nga po eh. Mamayang, ula na po dyan mamaya. Hindi, ganito ito, maya. Ah, mag-clear na naman mamaya, ano? Ito yung pinakamaga na dito, umaga. Umaga? Kita-kita mo. Ah,
Opo. Makita mo ba ang bagyo? Makita mo yung lapisa? Ah. Pulag. Timbak ng bundok. Oo. Marimon, ibungan, kapangan. Hmm. Tumindok ka sa tukto kasi pag doon, 7,000 na halap feet na doon sa taas. Eto po, ano pong taas na ito? 7,900. Ah. Pang, kasi pinagbayasayan lang sa halsima sa highway, 7,400. Opo. Na lang. Pero actually pag mas mataas, mas mataas ito. Ano po mas mataas ito o yung timbak? Timbak. Ah, timbak po. May diferensya kaming siguro mga 9 dun. Hmm. 900 ang diferensya? Magpulag, magtimbak at saka ito na. Ah, okay. Kung baga sa view, dito kasi pag tayo mo lang dyan, nakikita mo yung bumukuan. Sa timbak kasi, parang one-sided dito makikita mo sa dito banda rito. Mm-hmm. So kailangan pumunta ka doon sa doon para makita mo doon sa kabila. Oo. Eh dito 360 po talaga, no? So, kaya dito pag tayo mo, gano'n na isa na. Oo. Ang ganda. Maglalakad. Malayo po ba yung akyatin namin? Hindi, konti lang yan. 3 minutes lang. 3 minutes lang. Ay, malapit lang. Sir, anong pangalan mo, sir? Hector po. Hector, sir, si Sir Hector. Dean Gambal. Ano? Daniel. Daniel. Tsaka si Ma'am. Marjorie. Marjorie, yan. Shout out po sa... So, pagka may mga gustong mag-inquire dito, ano, may Facebook page kayo? Meron. Ano po yung Facebook page nyo, sir? Napagtad yung page nito po, gano'n. Yung Mount Olis Viewpoint. Mount Olis Viewpoint. Meron po doon sa entrance yung... Yung mismong pangalan. So, mag-chat lang sila doon? Chat lang. Kasi kahit tawag kasi minsan, wala, medyo yung signal namin kasi dito sa baba, wala. Kailangan umakyat dun sa taas para may signal. Globe yung malakas dito, no? Globe, tsaka smart globe. Ah, malakas din smart. Bali, ito po niyan, sir, Paway na po ito. Opo, barangay. Ang Paway kasi, sir, composed of six sitios. Six sitios? So, bago Northern Blossom, Bonglo, dyan sa Sayangan, sa Northern Blossom, dito Olis. Ah, Paway din po yung Sayangan. Oh. Yung Paway kasi sa barangay namin. So yung barangay namin composed of 8 sitios. So sitio is yung smallest limit of unit of community. Yan, so yun nga. So ito Olis, kabila ano yun, Inglandad dito. Bali yung Olis po, sitio siya ng sitio, Paway. Isang sitio. Ah, dito po. So Olis to, and then dun sa Northern, Sayangan. Sayangan yung Northern po. So, kasi nung nasa Madaymen kami noon, walang mga transient doon, sabi, punta kayo ng Sayangan, di ba? Oh, dito. Kaya pinapapunta. Kaya lang ginawa namin, dumiretso kami sa Timbak. Doon kami nag-camping. Doon kayo na. Meron naman doon si Uncle Salvador doon sa... Pero sa pagtag-ulan naman, pag nagtanim ka, malalang... Okay, ng summit. Para makita na natin ang campsite. Ate, sa mismong summit ba ang campsite? May campsite lang talaga. Bago. Kaya lang, wala silang mga bunga ngayon, maliliit pa. Meron ako bang ano? Nagulat ako! Scarecrow! Scarecrow! To all our value guests and visitors, no picking. May mapipick na tayong strawberry. Oh, pwede magpick dito? Meron daw. Use as assistance from the owners. Kami lang po. Yung pre-taste lang po, sir. Ah, pre-taste. Meron na po mga ano yan. May... Pero hindi yung isang kilo. One kilo, one kilo. Okay lang. Dalawang kilo lang po. Hindi. Ito po, ano po ito? 600 yung isang kilo eh. Ano yan? Kamatis. Ano, hindi sir. Jerusalem yan, sir. Ano, nakakain po yan? Nakakain po. Hindi po, sir. Ah, bulaklak yan. Oh, mapakabakan ng bulaklak. Pag ano yan, magpuprik yun. Tapos bulaklak na yung ano kasi... Ah, magiging bulaklak po yan? Yes, sir. Yung ano niya. Jerusalem. Okay. Jerusalem. Tapos pag nahulog yan, yung ano niya, yung seeds niya. So, guys. Kaya natin po pinakatoktok itong Mount Olis. Ganito. Hindi yung ito. Ginawa sila dito na steps. Ah, yun. Yun siguro, ano? Yun, ganito. So, doon tayo pupunta. Ayun, meron pa dito. May ikot, may dandin dyan. So, yun lang, pang-ID muna yung background natin. May tapon tayo mag-akit pa ba ng gamit dito? Standing at Mount Olis Summit, 7,900 feet above sea level. Ganda! Wow! Heaven! Malayo to pag umaga. Maganda dito mag-drone sa umaga. Alright. You are now standing at Mount Olis Summit, 7,900 feet above sea level.
Ang ganda nung kwan. Sumusulyap-sulyap yung medyo yung lupa sa baba. Kaya nga eh. Polis yan. Ay, o pala. Kaya nilagyan ko yung mga ganyan kasi history nito, polis to, mga native term namin sa mga parot nung unang panahon. Ah, parot! O, native term namin yan. So, polis nung ano pa to, pre-Japanese period yan. Ah, ang polis po. Kasi ito noon, punong-puno, gubat to dati, punong-puno ng pine trees. Ah, so, maraming mga parot. Ngayon, nung naputol na yun, siyempre, nag-farm na kami, wala na. Nung umalis na siya. Tapos nung World War II, ito, naging vintage point po. Ito ang vintage point ng mga hapon. Lookout mga nila hapon? Dito. Lookout? Ay, sa bagay, no? Kasi makikita nila lahat, no? Kasi 360. Mataas eh. Yung nakapalibot na bundok dyan sa umaga kasi pag dear sana siya, 10 municipalities of Benguet yan. So, ito bukas, nakasentro ang hapon. Kung sa kung ano, kung talagang kung wala yung ano yung ito. Ayun nga, kapagunta pa lang kanila nila, nakita na yun. Ay, oo, maganda nga dun, no? Ganda nga peso dito. Ganda pa. Ay, mas maganda dito pa. Ayan o. Hindi naman siguro malakas yung hangin dito pa pag umaga. Wala lang akong problema yung hangin eh. Yung pagbuhat ng gamit. Kasi sa Timbak Park, ganito din. Open. Uy, may araw dun pa. Ay, wow. Wala ano. Maganda dito. Maganda dito. Maganda dito. Dito na lang. Ang gulay oh. Sa inyo to mga to. Sa inyo to, sir. Sa inyo to. Ah, yung lupa, private property namin. Ah. Pero yung nangyari kasi dito, ancestral land dito. So, nung araw kasi, kung ano yung natatanaw mo, markahan mo, sa'yo na yun. Sa'yo na. Tapos lilinisin mo lang. Ganun, ganun. So yun, nung nagkaanak yung first generation namin, yung lolo ko, lolo nila sa baba, magkapatid. So pakman ka na, third generation ka na? Fourth na. Ah. Pala yung ginagawang kimchi. Oo, ito. Oo. Tignan mo yung ano niya, par. Yung tawag doon, yung texture niya. Oo. Malutong. So ito daw yung ginagawang kimchi. Pare-pare. Tapos ito naman yung mga broccoli. Oo, oh, dagdag na rin. Puntod yan. Sino yan, sir? Kapatid ko, lolo ko yung ando. Ah. Ganito yung tradition namin, Benguet. Wala kaming public cemetery, so kung saan yung lupa mo. Doon ililibing na. Wala ka ng pangsula? Ang ganda ni nanay, no? Parang Juliet, may layo. Ongan. May ano po kayo? May layo po kayong foreigner, gano'n? Kastila. Pwede po kayong video. Pwede po kayong video. Pwede po kayong video. Pag-usaga. Ang ganda. Jessica Soho. Ang ganda ng office, no? Ang ganda nila nanay. Ano po pangalan niyo, Nay? Julieta po. Lolita? Kayo po, Nay. Ano po pangalan niyo? Ay, ito po na. Vivian. Ah, magpinsan. Vivian, tsaka si Ma'am. Pinsan. Pangalan niyo, Nay? Vivian po. Vivian. Beres. Caretaker. Ayun. Ang ganda ni nanay, na starstruck ako. Parang yung sa mga pelikula sa Europe. Yung mga tatawag doon sa Spain. Yung mga nasa bangka. Ayun. Ano yun, Paul? Nalagay ko. AJ Travel. Matamis? AJ Travel. Matamis. Ano ang tawag dito? AJ Travel. Bukoy? Bukayo. Bukayo. Ito siya. Dalawa? Chop. Anong biliin? Ay, ito, tigman natin yung bukayo. Yung bukayo, yung ano? Parang ito guys, tigman natin yung bukayo. Namalaki. May namalaki. Saan po gawa ito? Sa Niyog? Yung? Aurora? Aurora. Pa? Sa pa? Nasaan na yung? Nasaan na yung misis mo, Paul? Sarap! Ay, may misis pala ako! Wala na, nakalimutan. Hindi ka, paggamit siya kaya po. Tapos, alam nyo, masarap na terno dito sa kape. Bukaya. Tingi par, eto. Hindi, may tikman ko lang! Hindi ka! Gamot eh, no? Matapos ang mahabang kwentuhan at kulitan sa mga lokal, ay nagsimula na kaming magakyat ng mga gamit at mag-setup ng aming mga tent. Bandang alas 3 pa lang ng mga oras na to, kaya naman hindi kami nagmamadali. Napakaganda pala dito sa Mount Olis. Animoy nasa langit ka dahil nasa itaas ka ng kaulapan. Ang totoo niyan, bihira kaming ganito na maagang dumadating sa campsite. Madalas, gabi na at pagod. Kaya masasabi kong very relaxing itong trip na to. Guys, lumalamig na. Yung daliri ko naninigas na sa lamig. Sarap! Para kami nasa abroad dito! Okay.
kami dyan sa Pilipinas! Par, nagpadala ka na ng package mo sa Pilipinas? Hindi ba, Par? Pero mapadala ko na! Sa inyo kami dyan! Uwi kami ng Pilipinas! So guys, ito yung etag, patikim nga Mars na isa. Hindi na tayo nakapakawang gulay. Ah, makalamin! Malit lang. Man natin. Welcome to Gitaland! Ayun guys, nagluluto si Marinang. Ano to? Ay, masarap! Masarap ba yan? Masarap ba? To. So ito guys. Free taste. Free taste. Kasi naubos na sa dami nang pumupunta. May pa free taste na. Wow. Na ano, yun. 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 Sige, wait lang. Kuha muna tayo. Thank you. Ay. Thank you po. Ayan guys, so free taste. Strawberry. From Mount Olis. So guys, from Mount Olis. Kain tayo ng strawberry from Mount Olis. Iba natin guys. Try mo. I-try nyo yung puti tsaka yung pula. Tignan nyo difference nyo. Yung ayun, puti kasi medyo maasim-asim. Kahit ano yan, parang bayabas. Nakain ko yung dahon. Ano na nga pag may dahon? Ang tamis guys. Masarap ka. Diba? Oo, tamis nga ano. Yan. Panalo. Yan, tikman lang natin tong white lang. Matamis siya. Fresh from the farm. Ito. Pula. Well, at least yung half. Sarap. Ang sarap. Mas masarap yung pula. Ha? Sarap, no? Sarap. Ay, grabe. Grabe, sarap. Ito pa. Wait lang. Yan, oh. Ay! Pwede na magsasaka ng ano to? Ng bingget? Ah, ganun palang teknik doon. Kailangan tagain, oh. Oo, oh, kahit yan. Lalo yun, oh. Pag-repolio yun talaga. Laki! Laki! Bangkok yan, par. Hindi, sa ulo mo siya hawakan. Yan, okay na. Sige, sige. Pagpiyasan mo. Sige, sige. Yan. Yun! Mm-hmm. Ingat ha, baka masugatan ha. Wala kaming banay dito. Ingat, ingat, ingat. Yun, okay na. Dito Dom, pakita dito yung experience. Parang kwan par. Sarap na. Oo, sarap. Ang tamis. Di, ang saya, ang saya. Kasi never namin na-experience nung ganito. Oh, okay. Sa mga travel natin, travel. Pero ito. Parang repolyo rin ako. Sa, sige. Okay. Hawakan mo siya dito. Hawakan mo. Tapos, sakin mo siya doon. Sa, dito, pinababa. Sige. Hugutan mo rin. Yan. Sige, tapos, boss, may galit mo. Yan. Tapos, tanggalan mo siya ng, ano, alisin mo yung medyo loose na dahon. Ito. Ayan. Kahit kamayin mo. Okay lang. Tapyasin mo lang para sa'yo. Yan, okay na yan. Hindi, okay na. Okay na. Ito na. Yan. Okay na yan. Chinese cabbage. Cabbage. Parang ano, parang feeling ko nasa Korea tayo kasi yung weather tapos ganito, nagkaganito tayo. Parang yung mga napapanood ko sa mga K-drama. Okay, isa pa, kuha pa. Yan, tapos kakamayin na lang, ano? Yun, tutul mo na sa mga yellowish. Bawasan mo muna. Okay. Sobra pa yan. Kuchiloin mo. Hindi, awa. Di para safe. Dito, dito sa may ano, sa may ulo. Yan. Yun. Ah, tama. Yan. Yan. Okay na. Okay na yan. Okay na. Yan daw yung ginagawang kimchi. Okay. Diba? Yeah. Nice. Nice, okay. Nice. Okay na. Okay na. Okay, thank you. Thank you. So thank pag you. Ito, hindi niyo nakakainin to, ito. Alam niyo naman na siguro. Okay. Pero pag itotal ko to kahit yung broccoli lang, kahit 1 kilo. Okay. Kasi pag binili mo talaga 'yun, kasama yung dahon niya dito. So pag kinilo mo yung 3 piraso or 4, 'yun. 1 kilo na 'yun, 1 kilo. Yun. Sige. Itong ano, kahit libre na tong ano. Yun. Libre tayo ng Chinese cabbage. Thank you very much. Mr. Hector. So, yan. Thank you, Sir Hector. Okay. Tara, kain tayo. Ako naman, magre-request. Mas nagpapasalamat ano? Kami sa experience. Mangingi ako na sticker. Sige, mamaya. Nasa kotse. Nasa motor. Ang lutong siguro na itong kainin cabbage na to. Sarap yung strawberry kanina, guys. Pabis, no? Oo. Naninigas na yung daliri ko. Sakit ang hapdi.
Sige, lutuin na natin to guys. Medyo nag-start ng dumilim. Yung ulap medyo padaan-daan sa amin ngayon. Medyo foggy. Pero makikita nyo doon, lumalabas yung araw. Pero gusto ko lang pakita sa inyo, ito yung nasa parang tuktok kami. Tapos, ngayon nyo, sa baba. And kung magka-camping kayo, mas malayo siya ng konti doon sa campsite talaga nila. Pero I highly suggest dito kayo. Mas maganda yung view. Konting lakad lang naman eh. Dagdag. Since andito na rin naman na kayo. Pero warning, sobrang lamig. So make sure to bring proper attire. So jacket, gloves importante. Sobrang hapdi sa kamay ng lamig. Considering na hindi pa dumidilim. I mean, hindi pa gabi. Yeah! Napakaganda dito guys! Sobra! Sobra! Kaya pumunta na kayo! Solid! Solid! Ayan, ang ating resident chef. Fresh from the farm. Yeah. May tuturing kong napakasarap talaga ng ano natin ito. Ng camp natin ito. Hindi pagod, no? Saka ano, ito. Enjoy eh. Sobra enjoy. Guys, time check. It's 6:47 PM. Sobrang lamig na. Kaya ganito yung tsura natin. Naka-jacket, naka-bonnet, meron pa tayong pakalaba, ka-gloves, tapos naka-pajama rin tayo, tapos naka-medyas. Grabe, ang lamig. Labas tayo, tignan natin yung setup namin sa labas. Ayan, so medyo maambon kanina, kaya nag-setup tayo ng awning natin. Yan. Huli yung masakit dito yung hangin ng malamig. Kasi dito tam, tingnan nyo yung tsura nyo. Isang ninja. Ninja. Sinaldong kala, bumili ng oyster sauce. Fresh from the farm. Bumili ng Baguio. Bumili ng oyster sauce. Hindi tayo ulit ng tubig kasi magkakape. Sarap dito guys. Hindi ko maipaliwanag pero mas sumasarap lahat ng pagkain dito sa campsite. Aluan pa yan ng masasayang kwentuhan at tawanan kasama ang mga kaibigan, ay talaga namang may enjoy mo ang camping at uulit-ulitin. Hey guys, time check 8:30 PM. Andito tayo sa Mount Olis pa din. Sobrang lamig, grabe. As in, mas malamig to sa experience namin compared sa Mount Timbak. Considering na mas malakas pa ang hangin noon sa Mount Timbak, dito, sakto lang yung hangin pero masakit, sabi nga ni J-Paul, masakit kasi sa kamay mo, naninigas yung kamay mo, mahapdi sa kamay. Yung lamig mahapdi sa balat, ganun siya kalamig. Sabi nung taga dito, January, February, mas malamig pa. March ngayon, by the way, March 2, 2024. Last month, mas malamig pa daw, nag-negative 1, ganun kalamig dito. So, makita nyo, meron akong bakalaba. Malaking tulong din to kasi yung hininga mo, yung init, bumabalik sa'yo. Tapos, meron tayong bonnet. Tapos, naka-jacket tayo. Panloob, may jacket din tayo na... Ay, long sleeve. Naka-long sleeve tayo. Tapos, may t-shirt pa ako. Naka-pajama, medyas. Tapos, magdodoble pa ako ng medyas mamaya. Kumupunta kayo dito, make sure na prepared kayo. Di ba rin ang over-prepared kayo? Yun ang masasuggest ko sa inyo. Mag-over-prepare kayo in terms sa lamig. So, kung tingin nyo enough na, magdagdag pa kayo ng isa pang layer. Para lang sigurado. Kasi malamig talaga. Yung mga ganito, hindi ito masyadong effective sa ganitong klase ng lamig. I mean, may tutulong siya. But ang mga effective dito, yung mga jacket na hindi tumatagos yung hangin. For example, mga bubble jacket, fleece, yan. Yung mga may init talaga ng mga jacket. Gloves, wag nyo kakalimutan magdala ng gloves. Yung gloves na pang malamigan, parang ito. Kasi yung pang motorcycle na gloves, kundi yun eh, pumapasok din yung lamig kasi doon. Pero makakatulong pa din, better than nothing. So, ayun, good luck sa amin mamayang madaling araw. For sure, mas malamig pa mamaya, mga bandang 3 AM siguro to 4, ganyan. Napakalamig niyan. Morning guys, time check 1
5:56 AM. Nakatambay sila sa labas. Hindi kasi sila makatulog. Well, kami, hindi kami makatulog. Sila, sobrang nilalamig sila sa setup ng tent nila. Ako naman, mas nilalamig ako sa labas kasi naka-sleeping bag tayo na yung parang nasa loob ako na yung sleeping bag, parang cocoon. mas mainit kasi yon. Tapos pag pinasok mo yung ulo mo, yung hininga mo, mag-generate pa ng heat. So, medyo nabawasan yung pag chichil ko kanina. Tapos, nagluto sila ng noodles. Ako, dito lang ako kakain sa loob kasi mas komportable ako dito. Ay, grabe. Grabe yung chill ko kanina. Non-stop. So, yun, siguro additional tip po sa inyo kung pupunta kayo dito or anywhere na malamig. Bring a sleeping bag. Tapos, pwede kayong pumasok dun sa loob ng sleeping bag. May zipper naman kasi yun. So, make sure nyo na nakakuan siya. Parang bag. Talaga. Papasok kayo sa loob. Para matrap yung init. Init ba? So, ayun. Lamig. Good morning, guys. Yung time check natin. 5:26 AM. Narinig ko, andyan na si Bap. Nakatulog naman ako na maayos. Kasi lamig pa din. Medyo maliwanag na yata. Tara, labas tayo. Good morning. Ayan na, sunrise na. It's 5:36 AM. Panoorin natin ang sunrise. Tara. Guys, 5:55 AM na. Napakaganda na ng sunrise dito. Tingnan nyo. Ayan, no? Tapos may sea of clouds. Diyan. Ayan, no? Sea of clouds na yan. Grabe, sea of clouds. Tapos yung kamay namin naninigas. Pero ang sarap siguro mag-camping doon, oh. Yun, oh. Kaisan pa na dito, masarap.
Grabe. Yung battery ko nasa baba. Breakfast natin, guys. Nagyayelong corn beef. Nagyayelong corn beef. Whoa! Whoa! Ang ganda! Ang ganda na, no? Grabe! Napakaganda naman dito!